Listen, for many of us who grew up in Manila during the 70s and the 80s, hindi po ako kasama dyan. Nako. Our memories of good Japanese dining would be inextricably connected with Kempura Restaurant in Green Hills and Kamameshi House in Quezon City. Hindi ka kasama sa 70s at 80s. Hindi, pero alam ko yung mga pangalan. Oh, sige. Nakwento mo lang sa akin, di ba? These days, oh, sige. Pinoys are as familiar with tempura and sashimi as they are with paksiw or adobo. Mm-hmm. Dahil sa dami ng Japanese restaurants na naglipara sa buong Pilipinas. But who would have thought na maaaring sumikat ang isang Japanese restaurant sa Hollywood that's owned and operated above by Filipinos? Okay, diba? Well, that's exactly what happened sa mag-asawang Joe and Angie, proud owners and operators of Kazuyo Restaurant, which is a play on the Tagalog word kasuyo, which means loved ones. So welcome to you, lovebirds. Thank you for joining us on the show. Thank you. Ang sweet-sweet nila. Oo. Actually, mga Canadian, kung nakita mo sila nung hindi pa nagro-roll yung camera, grabe. Kasweetan. Magsasawa kayo sa sweetness. Okay, but back to the Kazuyo restaurant. How old is Kazuyo na po? Almost 2 years. We'll be turning 2 years on January 2nd. Okay, so ang daming restaurant, ang daming Japanese restaurant sa LA, madami ding Pinoy na restaurant sa LA. As Filipinos, paano nyo naisipang mag-open ng Japanese restaurant? Kasi yun ang specialty niya. Yun ang naging background niya. Nung makarating siya ng States, nabigyan siya ng chance to learn a lot things about Japanese food. Nandun especially yung sushi. Uh-huh. Tapos, yung mga experiences niya, nandun sa high-end na restaurants like Yamashiro. Yung mga design kasi. Yeah. Art, yung pinaka-presentation. Daddy Joe, matanong kita, no? Paano mo nalaman na meron ka talagang gift? Kasi, di ba, mga Japanese, very discriminating yan. Mm-hmm. Yeah. Lalo na sa food, hindi yes, ba? Yeah. So, kailan yung nalaman mo na parang, uy, teka mga magaling ako dito. Siguro, hindi ko alam na may talent ako, pero pinatunayan ko lang na Pilipino talaga kaya natin gawin kahit na klaseng cuisine. Kahit na anong klaseng cuisine, syempre. And so, the restaurant itself, no, nakalocate siya sa Melrose Strip. Mm-hmm. So, word is na talagang dinadayuan siya ng lahat ng mga Hollywood A-listers. Sino-sino yung mga ano, mga artista na nakapunta na at nakakain na sa Kazuyo? Pumunta na doon several times si Katy Perry. Kasama ko lang siya na isang araw. Si Katy. Ako lang po. At tapos. Si yung best friend mo si Dean. Dean Darren. Okay. Yung producer. Tapos si Tom Welling ng Smallville, nagpunta na rin. Superman. Si Superman. Si Lily Sobieski. Wow. Si Sasha Baron Cohen. Uh-huh. Ay, si Borat! Si Borat. I call him Borat, tapos kinorek niya ako sa niya. It's not Borat anymore, it's Bruno. Okay. Kosher. Okay. Nagsiserve din kasi kami ng kosher food. So, I see. Sasha eats kosher only. Ah, so, galing. Yun. Pero may kwento, Daddy Joe, ha? Na nung dumating daw dun si Ryan Seacrest, hindi mo daw siya nakilala. Hindi. Anong nangyari? Hindi niya talaga kilala si Ryan. Mm. Nung na-mention na lang kami on air sa radio. Oh. Sa show niya? Sa show si Ryan? Twice niya kaming minention na try yung food daw sa Kazuyo. Make sure it's in Kazuyo in Melrose. Uh-huh. Kasi merong iba. Wow. Almost the same. Minention niya yung popcorn lobster. Mm-hmm. Popcorn lobster? Yeah, yun. At wala dito. Wala Pero, pag-asapan natin yung mga nandito okay, ngayon. Sige. Uh-huh. Parang tikman naman natin kung anong kinakain nila. Ryan, oh, nila diba? Katie. Just have a taste of the good life. Yes. Ika nga. Okay. Okay. Go. So, ano na yung mga nakahain ngayon dito? Mag-start tayo rito. Since Christmas is coming. Ganda naman ang presentation ninyo. We call this lantern roll. Mm. Kasi naisip ni Joe yan, yung parol natin. Mm-mm. Doon niya yan, nakuha yung idea. Mm. Tapos, this one is, we call it firecracker roll for New Year naman, for January special. Ah, kaya pa siya, talaga siya. Ano nasa loob niya? Parang kwitis. Oo, hindi niya naisip. Mahang lang, Daddy Joe. Hindi masyado. Hindi masyado. Ang laman niya, di ba, liya, crab mix, yamagobo, kaiwari. And then, this one, nasinerd namin siya. So like sa labas? Yeah, seared, yeah. Oh, mm-hmm. I see. Mm-hmm. Okay, and that's salmon and tuna, then no? Then there's caviar, tubico. Tubico. Mm-hmm. Yeah. Tapos ano naman to? Siyempre, hindi mawawala ang touch ng pagka-Filipino natin sa restaurant.
gumawa si Joe ng recipe na we call it garlic albacore sashimi, mm-hmm. pero sa atin adobo. Adobo sashimi? Yes, adobo sashimi. Marami bang nag-order nito? Marami, especially mga ano, Caucasian. Yeah. Really? Minsan dalawang orders sila niya with beer. Yeah. And this one over last here. But not the least. This is our signature roll. We call it Kazuyo roll. Okay. Ano mga nandito? Almost everything na masarap. Nandiyan ang soft shell crab. Kidding me. Shrimp tempura. Lahat ng sashimi from tuna, salmon, albacore, yellowtail. Halos nandiyan lahat. Lahat ng kasuyo natin sa buhay. Yeah, magkasuyo sila lahat dyan. Matanong ko lang, ano, Daddy Joe, kasi nga, di ba, when you can only use the freshest ingredients when it comes to Japanese cuisine, diba? Yeah. So, kailangan. So, meron ba kayong isang supplier lang ng ganitong isda, ganito? Paano ba yung... May dalawang supplier. Pero pumunta ako sa mga, sa market nila, chi-check ko yung mga kung paano nila pinaprocess lahat. Talagang inspect. Tapos pag dineliver nila sa akin, pag hindi ko kontento, pinababalik ko. Aba, talaga naman. Tough customer, si Daddy Joe. Saka siya talaga yung nagmamarket. Yung mga fruits and vegetables namin, handpicked talaga sila by Joe. So I know that dadating na ang second anniversary ng Kazuyo. So ano yung mga special events na pinaplano ninyo? For sure, we're gonna give lots of discounts and special promos for everyone, especially Filipinos. Kailan yung pinaka-anniversary? Yung actual anniversary namin, January 2nd. Okay. Pero we do our anniversary celebration the whole month of January. Maganda ang pasok ng bagong taon sa lahat ng kakain sa Kazuyo. Na kailangan ata tayo magbaneho papuntang LA. Ako lilipad na ako. Unahan mo pa ako. Bakit ko patatagalin? Di ba kailangan makakain? Okay, we're gonna taste it na. But please invite naman our mga ka-nation out there to go to Kazuyo. Okay. We would like to invite everyone, especially Filipinos out there, all over the world, to visit our humble restaurant. We call it Kazuyo Sushi and Sake. Mm-hmm. Si Joe laging nandoon and we'll welcome you wholeheartedly. Ang sweet. Melrose. Pwede mo ba akong itabi kay George Clooney o kaya kay Ryan? Why not? Saan po yung address? The address is 7160 Melrose Avenue, Los Angeles. Zip code is 90046. Phone number is 323-939-3816. Ayan. Itala nyo na po sa inyong mga GPS at input na sa inyong mga iPhone. Kasi ako pupunta. So, makita-kita na lang tayo dyan. Thank you so much, Angie. Thank you. We are so proud of you. Mabuhay po kayo. Happy anniversary and Merry Christmas. At saka sa susunod na dumating si, you know, parang George, Ryan, ganun. Bigyan mo na lang yung number ko. Ako mag-hello lang. Okay. Hindi mo hi, pero kiss mo, i-hug mo. For me. Sana payagan niya ako. He's doing it on behalf of naman eh. Hindi naman siya. Tingnan mo. Walang feeling. Maraming salamat again.